our God and King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good afternoon. Good afternoon, Father. Welcome everyone to our celebration. Palakpakan natin ang bawat isa. Kahit maulan, nandito po kayo. Kaya 99 ang grade nyo for today, no? And we thank the Lord for this grace na magkasama-sama, makapagdasal, makapagpasalamat, at syempre lalo na ang makasama ang Diyos. Ihanda na po natin ang ating sarili sa ating banal na pagdiriwang. Alalahanin muna natin yung mga kasalanan at kahinaan na ating naranasan at nagawa this week para maging kaaya-aya sa banal na pagdiriwang. Kyrie eleison. Papurihan at pasalamatan. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. O Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, right hand of the Father.
goodwill. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus. God the Father, glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who, for the faith they profess, are accounted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, just as from the heavens the rain and snow come down, and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. The word of the Lord. Thanks be to God. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. You have visited the land and watered it. Greatly have you enriched it. God's water courses are filled. You have prepared the grain. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. Thus have you prepared the land, drenching its furrows, breaking up its clods, softening it with showers, blessing its yield. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. You have crowned the year with your bounty, and your paths overflow with a rich harvest. The untilled meadows overflow with it, and rejoicing clothes the hills. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. The fields are garmented with flocks, and the valleys blanketed with grain. They shout and sing for joy. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. A reading from the letter of Saint Paul to the Romans.
Brothers and sisters, I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us. For creation awaits with eager expectation the revelation of the children of God. For creation was made to futility, not of its own accord, but because of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from slavery to corruption and share in the glorious freedom of the children of God. We know that all creation is groaning in labor pains even until now. And not only that, but we ourselves who have first fruits of the Spirit, we also groan within ourselves as we wait for adoption, the redemption of our bodies. The word of the Lord. Thanks be to God. The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will have life forever. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And so he spoke to them at length in parables, saying, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprung up at once because the soil was not deep. But when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil, and produced fruit, 100, 60, or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The disciples approached him and said, why do you speak to them in parables? He said to them in reply, because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has more will be given more, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away from him. This is why I speak to them in parables. Because they look but do not see, hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, you shall indeed hear but not understand. You shall indeed look
but never see. Gross is the heart of this people. They will hardly hear with their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted and be healed. But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see, but did not see it, and hear what you hear, but not hear it. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on the rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy, but he has no root and lasts only for a time. When some tribulation and persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening. Pakibati ang katabi. Good evening. Pakisabihan mo rin siya, parang amoy lupa kayata. Hindi nyo kayang sabihin. O ito na lang, tanong nyo seryoso. Anong klaseng lupa ka? Go! Anong klaseng lupa ka? Apat na klase ng lupa ang binanggit sa ating gospel today, di ba? No, yung tumatanggap ng salita ng Diyos ay ikinumpara sa ground, sa lupa. Yung unang lupa ay yung pinaghulugan ay daan. Pangalawa ay sa mga mababatong lugar. Yung pangatlo ay yung maraming mga tinik. At ang panghuli, syempre yung good soil. Alin ka po sa apat? May napakagandang kwento si Father Jason Laguerta. Kapangalan ko po siya. Siya ay mabuti at sikat na pare ng Archdiocese of Manila. Sabi niya kahapon daw, may isang nanay ang lumapit sa kanya. At yung nanay ay may anak na kambal. At sabay-sabay silang nagsisimba. Yung isang anak niya na kambal, paladasal, masunurin, palaaral. On his own, nagsisimba, nagro-rosaryo. At itong anak niya, lumapit bigla yung isa. At sabi, Nay, magpapaalam po sana ako, nalilipat na ako ng religion. Kaya naman, sumangguni si nanay kay father. Kasi di niya alam kung anong gagawin niya dahil malungkot na malungkot siya sa balita na yung isang anak niya na kambal, may kakambal, ay lilipat ng ibang relihiyon. Yun ang ibig sabihin na kahit sama-sama tayong nagsisimba, kahit na magkambal pa sila, kahit na magkapamilya pa sila, depende kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Depende kung paanong, anong klaseng lupa ang inilalaan natin sa mabuting salita ng Diyos. Tingnan nyo yung kambal. Yung isa, gusto nang iwan ang ating simbahan.
Kaya masasabi natin na magkaiba ang hearing sa listening, no? Ano bang pinagkaiba ng hearing sa listening? Ikaw ba kapag nagsisimba, do you just hear? Do you just hear? Or do you listen? Hearing is just allowing the sound to come and go. Pasok dito, labas na doon. Na-train tayo dyan, no? Kapag napagalitan ni nanay, yeah. Kunyari, nakatingin lang kay nanay, pero sige nay, salita lang. Pasok dito, labas doon. Hearing lang yun. Eh, what is listening? Listening is accepting it, understanding it, reflecting on it, obeying it, and doing it. Kapag po ba nagsisimba tayo, do we understand what we hear? Do we accept? Do we reflect? Reflect means yung buhay mo, tinitingnan mo ayon sa mensahe ng Diyos, sinusuyod mo ang buhay mo at nais mong may mabago sa ating sarili at tayo'y sumusunod at gagawin ito. Sikat na sikat ang video ni Pura Luca Vega. Kilala nyo siya? Si Pura Luca Vega. Siya si drag queen, no? Drag queen, D-R-A-G. Drag means imitating, impersonating others for a show. Siya yung nang nagdamit Jesus, nagdamit Nazareno, mahaba ang buhok, merong corona, tapos remix ng ama namin, sinasayaw nila sa isang show, sa isang parang feeling ko, disco house, yung kanilang ginagawa. Nung unang sabihin ito sa akin, sabi nung isang kabataan, Father, gusto mong panoorin? Sabi ko, ayoko. Okay na ako na binalita mo at sinabi mo yung kwento. After one day, meron na naman. Sabi niya, Father, gusto mong panoorin? Sabi ko, okay na. Anong naramdaman niyo? Anong reaction niyo nung nabalitaan niyo to? Nung narinig niyo to? Nung napanood niyo to? Ako po, naawa sa kanya at naawa din ako sa atin. Naawa ako sa kanya kasi anak din siya ng Diyos at anak ng simbahan. Nakakalungkot na magagawa niya yun for a show sa ating pananampalataya. At alam niyo ba, siya'y Katoliko. At nung in-interview siya, sabi niya, sinadya niya yun. Sinadya niya yun dahil gusto niyang gumante sa rejections na natatanggap niya sa simbahan. Di ko alam kung paano nangyari yun. Sinubukan kong i-research kung Catholic school din ba siya nag-aral, no? Tiningnan ko kung sa Mary Help ba siya nag-aral, no? Kung sa Don Bosco ba siya nag-aral, no? Wala, di ko po makita, no? Wala pa siya masyadong profile. Balitaan niyo na lang po ako kung meron. Pero ang point ko, siya din. Siya'y Katoliko, siya'y nagsisimba, naririnig niya ang salita ng Diyos, kasabay natin. Pero bakit kaya sa kanya ay gusto niyang gantihan ang simbahan? Hindi dahil may mga nagkamali sa buhay niya, tulad ng mga taong simbahan maybe, pero hindi rin naman tama na ang mali ay mali din ang igaganti mo. Hindi yun turo ni Jesus. At yun ang point po ni Father. Listening to the Word of God means sana becoming like Jesus, thinking like Jesus, acting like Jesus. If we would truly listen to the Word of God, dapat unti-unti nagiging katulad natin si Jesus. Kayo mga nag-react doon, nag-message din ng hindi magaganda at masasakit, they are no different. They didn't understand the very teachings of Jesus.
yung seed of the good word, hindi rin naman lumalalim sa kanila. Ang sasama ng mga sinabi nila, no? Merong iba doon, minura-mura pa siya. Merong iba doon, tinawag siya ng kung ano-ano. Bakla ka, pupunta ka sa impyerno. Nung narinig ko yun, lalo akong nalulungkot. Dahil hindi po tama yun. It's not like being Jesus. Remember what Jesus did to the woman caught in adultery? Mercy was his reply. At yun ang invitation sa atin, ha? Kahit na mahal mo, feeling mo na offend ka, feeling mo nasaktan ka, totoo nga naman, no? Kung Muslim ang biniro niya, siguro hindi na siya mai-interview, no? Hindi na siguro natin siya mahahanap kung nasaan siya. Kung iglesia yung tinira niya, naku, siguro di na rin natin siya makikita. Pero ang Katoliko, hindi sa hinahayaan natin sila o hinahayaan natin siya, pero awa. Dahil yun, si Jesus. Listening is becoming like Jesus, thinking like Jesus, feeling like Jesus, and acting like Jesus. As we go on with our Mass, suriin natin ang ating sarili, no? Anong klaseng lupa ba tayo? Tinatanggap ba natin at hinahayaang lumago ang mensahe ni Lord sa atin? At makikita mo yan kung mapagpasensya ka, mapagmahal ka, mapagpatawad ka, dahil ganyan si Jesus. Isa pa na patunay na ikaw ay hindi nakakaintindi, hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos, nabanggit ko na to before, kapag marami kang pamanhiin sa buhay, no? Naalala niyo yung mga pamanhiin ng mga nagbo-board exam? Marami pa palang pamanhiin, no? Pagka merong patay, maraming pamanhiin. Sa kasal din, no? Maraming pamanhiin. May kinasal ako minsan sa Tarlac, I think last Saturday. May kasama akong pare na nagdiwang ng misa. Parish priest yata nila. Eh, ako ang principal nila nung sila'y teachers, kaya ako yung pinagmisa nila sa kanilang kasal. Noong maggagawa na sila ng promise before God, sabi ni Father, maghawakan kayo ng kamay. Dapat apat na kamay maghahawakan. O babae, ipatong mo yung kamay mo sa lalaki para maging under desire siya sa'yo. First time kong marinig yun, at first time kong, I'm sure nagbibiro si Father, no? Pero kung di siya nagbibiro, naku. Halimbawa yon na mga paniniwala. Paniniwala na hindi kaaya-aya at hindi sang-ayon sa turo, buhay ni Jesus. Kapag nagbe-bless ng bahay sila Father, naku, kapag lumapit na ang pamilya na may daladalang coins, alanganin ako kung ibe-bless ko o hindi eh. Kasi hindi naman kasama sa ritual yung coins. Siguro Chinese influence yung coins, no po? Yung iba sasabayan pa ng bigas, no? Kaya pag bine-bless ko yung coins, kung ako yung nagbe-bless, hindi ko alam anong sasabihin ko eh. Kasi wala sa turo ng simbahan na ibe-bless yung coins tapos isasabog. Pamanhiin din yun. Tapos naririnig ko pang sinasabi, kapag isasambulat na, dapat papasok ng bahay, huwag palabas. Kasi pag palabas, mawawalan kayo ng pera. Ganun? Ganun? At minsan nag-bless naman ako ng tindahan, no? Tuwan-tuwa ako. Ang hinirap nila sa akin, Santo Niño. Maya-maya tinabihan nila ng... May gumaganon. Again, di ko alam kung nagsisimba yung pamilya, pero kung nagsisimba sila, may narinig ako, sabi nila, Father, wala namang mawawala, di ba? Kung naniniwala kami sa mga pamanhiin, wala namang nawawala kung nagsisimba naman po kami, nagdadasal naman po kami, tapos gagawin po namin yun. Anong wala? Meron.
Sabihin mo yung katabi mo, meron. Meron na meron. At marami ang nawawala kapag naniniwala po tayo sa pamanhiin. Ibig sabihin, actually, naniniwala ka na kulang ang powers ni Lord. Kulang ang kapangyarihan ni Lord. Parang, Lord, baka kulang ang powers mo. O eto, si Baboy, no? Yeah. Baboy ba yun? Ano ba yun? Rabbit? Ha? Pusa. Eh bakit laging bilog? Pusa yun? Hindi ko po alam. Wala rin po kasi sa rito, ritual nating Katoliko, no? I hope hindi ko naman po na-offend yung mga Chinese Catholics na naririto, no? It's just being catechetical si Father and trying to remind us all that God's power, God's majesty, God's is almighty. Therefore, we don't need any other things. Kung magkakaroon ka ng pamanhiin, saan ang pamanhiin mo ay mga pamanhiing pangkatoliko. Like, kung hindi ako magsisimba, kulang ang linggo ko. Yan. Ang gandang pamanhiin, no? Kapag malungkot ka na, maybe, sasabihin mo, siguro kailangan ko na ng kumpisal. Yun ang mga magagandang pamanhiin, no? Kung meron akong gusto sa buhay, meron akong proteksyon na kailangan, merong may sakit, ang magandang pamanhiin, magrosaryo. Sana ang mangibabaw ay maniwala na mahal tayo ni Lord, mahal tayo ni Mama Mary, at nandyan sila para ibigay ang lahat sa atin. Only the best, and God wants good for us all. As we continue our celebration, let us listen to the Word of God. And the best way to listen is to even read it in advance. To Mommy and Daddy, kung ayaw nyo pong mangyari yung kwento ko kanina na kambal pero hindi parehas ang lalim ng kanilang pakikinig at tama ng turo ni Jesus sa buhay nila, ay baka kailangan kasi nating ikwento, pag-usapan, i-discuss sa bahay. No, pwede nyong itanong habang nasa sasakyan, o ang hindi makakasagot, walang hapunan. Anong mensahe na naalala mo sa message ni Father? Anong salita ang tumimo sa iyo? Anong sinasabi nito sa buhay mo? Anong parte ng buhay mo ang kailangan mong baguhin? No, pwede nyo pong itanong ang mga iyon. Kaya may mga eskwelahan humihingi ng reflection sa mga estudyante. Na hopefully, mga anak, mga estudyante, gawin nyo hindi dahil requirement. Gawin nyo kasi gusto mong yung salita ng Diyos tumanim, mag-ugat sa puso mo, sa buhay mo. Let us listen that in listening, we may think like Christ, feel like Christ, and act like Christ. We profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried.
and rose again on the third day in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Sa bawat dasal ang ating pong sasabihin, we praise and thank you, Lord. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word entrusted to the church as her source of inspiration and constant reference point in leading people to the truth, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word dispensed to us through the Pope, the bishops, the priests, and all our spiritual guides, under the assistance of the Holy Spirit, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word that unites and strengthens our communities and makes them living cells of society and agents of evangelization, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word that in every century has aroused new movements and initiatives that have renewed the church and the whole world, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word that restores harmony to nations, groups, and families, and sets our heart at peace as we take our rest at the end of each day, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word that consoles the dying with the promise of immortality and an eternal reward, even for the simplest act of charity, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift of the word that inspires young people to become witnesses of Christ, let us pray. We praise and thank you, Lord. For the gift which God's word has brought to us and those who are most dear to us, let us pray. We praise and thank you, Lord. For our personal intentions, which have been answered through the intercession of Mary, Help of Christians, let us pray. We praise and thank you, Lord. Dear Father, bless us with the grace to always listen to you and allow your word to enter and influence our life. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look upon the offerings of the church, O Lord, as she makes her prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, He humbled Himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, He freed us from unending death. And by His rising from the dead, He gave us life eternal. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Dito tayo naniniwala, dito tayo lumalapit para sa bagong lakas, kasi si Jesus, ang pagmamahal niya ay hanggang-hangga. Patuloy niyang ibinibigay ang kanyang katawan at dugo para sa atin. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and gave you thanks, broke it and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, He took the chalice and once more giving thanks, He gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. And we proclaim.
Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer You, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that You have held us worthy to be in Your presence and minister to You. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, Your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Benaventura, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all have died in Your mercy. Welcome them into the light of Your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, with Saint John Bosco, and all the saints who have pleased You throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify You through Your Son, Jesus Christ. Through Him, and with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is Yours forever and ever. Ito yung dasal na hindi nabigyan ng tamang respeto, kaya sana tayo naman, kapag dinadasal natin to, ibigay natin ang ating pagmamahal at respeto sa dasal na mismong itinuro ni Jesus. Lumabas yung mga mensahe ng mga obispo, pwedeng nakaganon, pwedeng nakaganon, pwede pong nakaganon, pwedeng naghahawakan ng kamay. Ang mahalaga ay ang puso at ang isip ay para sa Diyos. Ama namin, who art in heaven, hallowed be Thy it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of Your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to Your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you.
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Here is Jesus, our Savior, our God. Happy are we who are called to receive Him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Please all stand. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Through Christ our Lord. Amen. Kindly be seated for some announcements. Firstly, next Monday is the 24th of the month. We wish to invite you to join us in our monthly commemoration of Mary, Help of Christians. As we start it with the Rosary at 5:30 p.m., followed by the Holy Mass at 6 p.m. And lastly, those who are seated at the monoblock chairs are requested to pile them up by tents and put them under the shade so that they will not get wet. Thank you. Maraming salamat sa ating choir and mga instrumentalist, yung mga kabataan dyan na kayang tumugtog at kayang kumanta. No, please join our choir or join our servers. Ha? Lapit lang kay Ate Kim, lapit lang kina Sir Reggie. Para sa ating maraming salamat din sa ating Knights of the Altar, readers, commentator, online in charge, sa mga brothers na nagpa-communion at sa mga pari na nagpa-kumpisal at sa mga shrine ministers at sacristan na masipag na naghahanda ng chapel. At siyempre si Reverend Paul na nag-assist sa atin today. Palakpakan po natin silang lahat. August 26 ang start ng aming new school year. Pag-pray po natin ang ating mga candidates for this year, no? Na patuloy silang lumakas at lumalim ang kanilang bokasyon. Pakisama po sa dasal ako at si Father Jake at ang buong provincial council. Kami po ay may meeting sa Italy, no? Ayoko sanang sumama pero pinipilit po ako. So madali naman akong kausap. Pero honestly, please pray for us. Mahalaga po yung task na binigay sa amin para pumunta po doon na ikabubuti ng aming province dito sa Pilipinas. Tumayo na po ang lahat. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May the Lord bless you and keep you. Amen. May He let His face shine upon you and show you His mercy. Amen. May He turn His countenance towards you and give you His peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God. Thank you.